So alam ko lahat ay busy ngayon sa paghahanda sa pagsalubong sa bagong taon, pero pag-usapan po muna natin itong matinding nagaganap ngayon sa China. Napupuno na daw po yung mga hospital nila dahil nga po sa matinding hagupit nitong COVID doon sa kanilang bansa. So ito po yung aalamin natin ngayon, pero bago po tayo magpatuloy, huwag nyo pong kalilimutan na ilike ang ating video. Ito po mismong napapanood yung mga sangkay para mapanood din po ng mga kababayan po natin, okay? So ito na mga sangkay, sa walang pagtatagal, umpisahan na po natin ito. Tara! So ayon po sa report, mga sangkay, ang China umano ay napupuno na yung kanilang mga hospitals. At maging yung World Health Organizations ay ano na, yung WHO ay nag-aalala na po sa nangyayari sa China. So ito po yung balita. Ayan o, ang China hospitals ay talagang, ayan, nakalagay pa mga sangkay o. Hindi lamang basta busy, kundi ang nakalagay, extremely busy. Ibig sabihin, ganun po kalala itong problema ngayon doon sa China. Dahil nga daw po sa panibagong surge o panibagong wave na malala ng COVID. Nako. Samantalang mga sangkay, yung maraming mga bansa ngayon, patapos na. Tayo nga sa Pilipinas, tila baga halos hindi na po natin iniintindi itong COVID. Kaya nga lang mga sangkay, kailangan pa rin po talaga mag-ingat. Pero sa China, ayun nga po, makikita naman po natin sa larawan, mga sangkay, ayan po, na may matindi nga pong pinagdadaanan yung kanilang bansa. Alam nyo, nangyari po ito nung binuksan po lahat, kasi na marami ang nagreklamo eh. Nagreklamo sila sa kanilang presidente dahil nga daw, bakit kailangan mag-lockdown pa, okay naman na daw sila. Ngayon, nagkaroon po sila ng pagtitipon, tapos nag-alsa po sila, laban po sa gobyerno ni Jinping. Kaya nga lang, ang nangyari, dumami. So kasabay ng pagbubukas, dumami po yung mga ano, natamaan nito. So ito, basahin po natin ang balita mga sangkay. Chinese hospitals ay nasa intense pressure umano dahil nga po, naku, hindi lamang pasta. Matindi ito mga sangkay, oh, yung ginagamit na word is intense pressure. Ibig sabihin, matindi ang kanilang nararanasan ngayon dahil po sa COVID-19. Ayan o, ang Chinese hospitals umano were under intense pressure. Bakit? Dahil po sa surging wave ng COVID, naku po. Wala eh. Instead na patapos na mga sangkay, di ba nga po? Kung naaalala nyo sa mga na lagi pong nasusubaybay dito, na itopic po natin ang plano ng World Health Organization na pagdating ng 2023, kapag nakita na po nila na okay na, tila baga magdideklara na po sila ng pagtatapos nitong pandemic. Kaya nga lang, mukhang malabo po ito. Mukhang siguro hindi pa rin po matatapos. Kaya nga lang, dito sa mga bansa na mga ano na, parang wala na rin naman eh. Dito sa Pilipinas, hindi na iniintindi. Marami na nga pong hindi gumagamit ng face mask. In an abrupt change of policy, China earlier this month began dismantling. Okay. Di ba nga, nagkaroon po sila ng pulisiya na stricto mga sangkay na lockdown. The world's strictest COVID regime of lockdowns and extensive testing putting its battered economy on course for a complete reopening next year. So, ang China umano mga sangkay ang may pinaka matindi at pinaka-istrikto pagdating po sa lockdown, pagdating po sa testing. Sila po yun mga sangkay, pero tingnan po natin ngayon ang nangyayari. Ang plano po nila,
ikumpleto po ang pagre-reopen ng lahat ng establishment sa kanilang bansa next year, 2023. Pero itong nangyari ngayon sa China, eh, ewan ko kung anong magaganap dyan. Eh, bukas, ano na, uno na eh. Pambihira. The move which came after, ayun na nga po mga sangkay, itong plano nilang pagbubukas ng kanilang dahan-dahan ha, kasi ang ginawa nila, dahan-dahan po silang nagbukas ng lahat. Dahil nga po may mga against eh. Diba nga, nabalita na po sa international media, binabatikos na po si President Jinping ng kanilang mga, ng komunidad doon po sa China. So dahan-dahan po nilang binuksan. Ang problema na ito mga sangkay, nung nagbukas na po sila, dumami po. Kaya nga po, lumala ang sitwasyon sa bansa nila dahil po dito. Okay, nung nagbukas po. Ngayon, ang plano po nila is magkaroon ng kumpletong pagbubukas o pagre-reopen ng kanilang bansa next year. Marami pong nag-aalsa eh. Kaya nga lang, paano kaya ito ngayon? Pambihira. Si PBBM nga mga sangkay, akala ko nga hindi natutuloy doon sa China. No, dahil nga po, ano eh, matindi po yung nararanasan nila doon pagdating sa COVID-19. Pero tuloy-tuloy pa rin daw. Pero nga, pero matindi rin po yung ano, pagiging stricto. Everyday, magpapaswab. Lalong-lalo na po yung mga kasamahan nila. So, next year, ewan ko kung matutuloy itong pagbubukas. Pero, ayun na nga po, marami pong ano, marami pong problema po ngayon ang China. Ito nga po, sabi ng isang doktor po ata ito, I've been doing this job for 30 years. And this is the busiest I have ever known it. Sabi po ng ano, sabi po ng isang health worker or sa China. Ah, no. Ang nagsasalita po nito ay yung ambulance driver. Okay? Ito daw po yung panahon na sa loob ng 30 taon na kanyang pagtatrabaho, ito daw po ang pinaka-busy. Ibig sabihin mga sangkay, mas malala pa po ito sa unang wave doon po sa China. Pambihira. So, I hope na malampasan po ito ng China. Kaya nga lang, sabi po dito, ayun po, medyo mahaba ito. Basahin nyo na lang mga sangkay. Napupuno na daw po yung kanilang mga hospitals doon. At hindi ko alam kung tuluyan silang magbubukas next year. Kasi yun po yung plano nila mga sangkay. Dahil nga po sa mga kumukontra sa ano lockdown. Ayan nga lang, dahil po sa nangyari na ito, ewan ko lang. So ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po dito? I-comment lamang po sa ibaba. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan, at palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.